So yun po ano, mga ka-travelers, so na-experience nyo na ba na hindi magbukas ang application ninyo sa inyong Android phone? So samahan nyo ako sa video na to at bibigyan ko kayo ng 3 easy steps kung paano natin ma-fix ang ganitong problema. So stay tuned! Okay, so yun po ano, mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel. So tingnan nyo to, mga ka-travelers. Ayan, ako ay isang ka-traveler. So, subscribe na kayo sa aming channel, Road Crew Travels. Okay, so actually, meron kaming online shop na sinet up sa Shopee. At siguro, God willing, sa mga susunod na panahon, maglalagay uli kami ng mga merch kagaya ng mga ganito. So, abang-abang na lang kayo sa mga updates nito. At lalagay ko na lang yung link sa aming online store sa Shopee dito sa description ng video na to. Okay, so nagbabalik na tayo sa ating topic. So, na-experience na nga ba mga ka-travelers na hindi mag-open ang mga applications ninyo dito sa inyong Android phone? At dahil hindi na nga natin alam kung ano nangyari na minsan isang araw hindi na nga magbukas ang ating application, bibigyan ko kayo ng 3 tips kung paano ma-fix ang ganitong klase ng problema. Kasi recently, gusto ko nga mag-access ng aking GCash application at meron nangyaring problema dito na hindi na nga magbukas. At for whatever reason, hindi na nga ako makagamit ng application to. So, yung 3 steps na bibigay ko sa inyo, so easy lang to, ano po. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, so diretso na tayo sa step number 1. So, sa step number 1, napakadali lang neto, no? Kapag kinlik nyo ang inyong application at wala naman nangyayari, ano po, so parang akala natin naka-freeze yung ating mobile phone. Ang gawin nyo na lang dito is i-reboot nyo yung inyong Android phone. So, madali lang naman yan, di ba? So, pindutin nyo lang yung power button ng ilang segundo at magto-turn off na siya. Okay. And then, after nun, pwede nyo na uling buksan ito at try nyo kung magbubukas na rin ang inyong application. So, sa step number 2, mga ka-travelers, so ayaw pa rin magbukas. Sinubukan nyo na rin i-hit off at i-turn on ang inyong device pero hindi pa rin talaga magbukas ang inyong mga software or application. Ang gawin nyo naman, mga ka-travelers, is i-uninstall ninyo yung program na yon at i-reinstall nyo uli sa pamamagitan ng pag-download dito sa inyong Google Play Store. So after natin ma-reinstall, huwag natin kalimutan na i-reboot ang ating device para ma-refresh yung connection niya. Nice! So after natin ma-turn on ang ating mobile device, so try na natin buksan yung application na gusto nating i-access. At kung hindi pa rin talaga magbukas, mga ka-travelers, at may na-encounter kayong ganitong klase ng error na na-encounter ko rin, nung gusto kong buksan yung isa sa mga application sa phone ko. So medyo technical na rin itong third issue na to. Ang ginawa ko na lang is nag-research na lang din ako at ito ang nalaman ko. Hanapin nyo yung settings sa phone ninyo. So kapag Android phone, of course, slide up nyo lang. And then punta kayo sa settings. And then scroll down hanggang sa makita nyo na yung developer options. Okay? So sa developer options, i-turn off nyo lang yung developer options and then i-reboot nyo yung inyong mobile phone. And once na na-turn on nyo uli yung inyong phone, so buksan nyo uli yung application ninyo at sigurado mabubuksan nyo na yung program na gusto nyo i-access. So ganun din ang nangyari sa akin, mga ka-travelers, eh. Kaya pala nagtataka ako recently nung kiniklik ko yung GCash, ganun lagi yung error message na lumalabas. So sinundan ko ngayon ganung klase ng procedure and nagbukas na ang aking application. At yung pong mixing vlog na naipresent ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. So kung medyo malabo pa rin yung ganitong process, so comment below at I'll be more than happy to assist you. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time, mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!